Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong na papatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyonawang kagandahang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw upang kami itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Roma. Mga kapatid, ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lahi na mamanahin nila ang sanlibutan, hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi sa kanyang pananalig sa Diyos at sa gayoy siya ay pinawalang sala. Kaya nga ang pangako ay nababatay sa pananalig upang ito'y maging isang kaloob sa lahi ni Abraham. Hindi lamang sa mga sumusunod sa kautusan, kundi sa lahat ng nananalig sa Diyos. Tulad niya, yamang siya ang ama nating lahat. Ganito ang nasusulat. Ginawa kitang ama ng maraming bansa. Ang pangakong ito ay may bisa sa harapan ng Diyos na kanyang pinananaligan, ang Diyos na mumubuhay sa mga patay at lumikha sa lahat ng bagay. Bagamat walang pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa ayon sa sinabi sa kanya, kasindami ng bituin ang magiging lahi mo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham, gayon din ang lahat ng anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinoko. Nasa isip na may kapal ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako ring ginawa kay Isaak na lingkod na mahal. Nasa isip na may kapal ang tipan niya kailanman. Nagunita ng Diyos ang kanyang ginawang mahalagang tipan, ang pangako niya sa tapat na lingkod niyang si Abraham. Kaya't ang bayan niya ay kanyang inilabas na lugod, nang kanyang ialis, umaawit sila ng buong alindog. Nasa isip na may kapal ang tipan niya kailanman. Tumayo na po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilanlin din naman ng anak ng tao sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao, ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ang sino mang magsalita laban sa anak ng tao, ay mapapatawad. Ngunit ang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Kapag kayo'y dinala nila sa sinagoga o sa harapan ng mga tagapamahala at ng mga may kapangyarihan upang litisin, huwag ninyong isipin kung paano ninyo ipagtatanggol ang sarili o kung ano ang inyong sasabihin. Sapagkat sa oras na iyon, ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo kung ano ang dapat ninyong sabihin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Isang mapagpalang tanghali po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado ng 28th linggo sa karaniwang panahon at mamayang gabi tatawid na tayo patungo sa 29th na linggo sa tinatawag nating mga karaniwang panahon. At sa buong linggong ito, tayo po ay pinaalalahanan muli. May paalala at the same time ay kumbaga babala din, no? Na ibinigay ni Jesus sa pamamagitan ng mga salita, lalo tigit sa mga ipinahayag na mabuting balita sa buong linggong ito. Kung sakasakali po na ngayon lang kayo nakapagsimba, nawa ay huwag niyo po kalimutan itong mga ipinapaalala sa atin ni Kristo. Sa mga araw-araw naman na nakakapagsimba, lalo tigit sa oras na ito ng alas 12:15, nawa po ay magkaroon ng yung ting ba? Nasabi sa atin yun ni Jesus. Kaya balikan po natin ulit ang mga naging mensahe sa atin, no? Lalo tigit sa mga nagsisimba, lalo tigit para sa ating mga tagasunod ng poong Jesus Nazareno. Nung Lunes, sa kabila ng napakaraming tao na sumusunod kay Jesus, mayroon ding mga sumusunod na mga iskriba at mga pariseo. Ito po yung mga dalubhasa sa kautusan, dalubhasa sa kasulatan na dapat ay itinuturo sa mga tao para mas maging madali sa kanila ang pagsunod sa Diyos at mas mapalapit sila sa Diyos. Pero ang sabi ni Jesus sa mga iskriba at mga pariseo nung Lunes, napakasama ng lahing ito. Dahil sa kabila ng mga nakita nila, narinig nila tungkol kay Jesus, na alam naman nila, mabiverify nila yan kasi sila nga yung dalubhasa sa mga kasulatan, yung mga sinabi ng mga propeta, maging ang mga kautusan ng Diyos, lahat yan makikita mo na kay Kristo, pero mas pinili talaga nilang huwag kilalanin at huwag tanggapin si Jesus bilang anak ng Diyos, bilang ang Mesiyas. Kaya nasabi ni Jesus, napakasama ng lahing ito. Kaya kahit anong hingin nilang palatandaan, hindi na sila pagbibigyan ni Jesus dahil obvious na lahat ng palatandaan nasa Kanya, pero sadyang sarado na ang kanilang puso't isipan. Napakasama ng lahing ito.
Noong Martes, ang sabi naman sa atin kung paanong hinarap niya ang mga Pariseo. Kasi noong Martes, ang kwento, inanyayahan siya ng Pariseo sa kanilang tahanan. Pero doon, inanyayahan siya pero hindi naging hospitable, kundi nagmasid o nagmanman sa mga ikikilos ni Jesus. At nakita nila na si Jesus ay hindi naghugas ng kamay bago kumain. Kaya pinaalalahanan ulit ni Jesus itong mga iskrib at mga pariseyong ito. Nang sabi niya, inuhugasan ninyo ang labas ng tasa at pinggan, ngunit ang loob ninyo'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Ito yung paalala din sa atin, huwag tayong maiwan sa panlabas lang. Huwag tayong maiwan sa mga ritual na panglabas, kundi ang mas pagsumikapan natin ay yung magkaroon tayo ng magandang kalooban na nanggagaling na rin mismo sa mga natututunan natin mula sa kasulatan. Mas mahalaga na malinis ang ating kalooban kesa sa panlabas. Malinaw po ba? Nung Miyerkules naman, sa pagdiriwang natin no, ng kapisahan ni San Lucas, yung manunulat ng mabuting balita, ipinaalala sa atin na patuloy na nagtatawag, patuloy na nag-aanyaya ang Panginoon ng mga manggagawa. Medyo pumalpak na nga kasi yung mga Pariseo, mga iskriba, kaya kailangan ng mas marami pang manggagawa. Kaya ang sabi ni Jesus, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. So ilan ba sa atin ang pupwedeng tumulong, makibahagi sa misyon, magpalaganap ng mabuting balita? Yung challenge, no, pwede niyong gulatin yung mga kakilala ninyo. Mag-post kayo ng mga salita ng Diyos sa inyong mga social media. Mag-share kayo ng mga misa. Mag-share kayo ng mga quotes sa Bible. Gulatin ninyo. Huwag puro iskandal. Pag-iskandal, napakabilis nating mag-share. Ikinakalat natin ang kasamaan imbis na ang mga kabutihan. Kaya marami po ang aanihin, kakaunti ang manggagawa. Kaya patuloy na nag-aanyaya ng mga tutugon sa panawagang ito. Kahapon, Biyernes, ang paalala ulit ni Jesus, mag-ingat kayo sa libadura ng mga Pariseo. Sabihin nyo nga po, Pariseo. Yung ugali ng mga Pariseo, yung mga mapagpaimbabaw, pakitang tao lang, puro panlabas lang. Wala tayong mapapala dyan. Hindi tayo maliligtas ng pagpapakitang tao natin ng pagkaminsan, maging ang pagsisimba, maging ang paglilingkod natin sa simbahan, ay nagiging pakitang tao na lang. Hindi yan ikinatutuwa ng poong Jesus Nazareno. Pero binalaanan na tayo, pinaalalahanan na tayo para hindi tayo mahulog at maging katulad ng mga ugali ng Pariseo. Mabait tayo pag nasa loob, mabait tayo kapag nagsisimba, pero pagkatapos, paglabas ng simbahan, anong ugali mayroon tayo? At ngayon, mapaalala sa atin ni Jesus ngayong Sabado, ang sino mang magsalita laban sa anak ng tao ay mapapatawad. Ngunit ang lumait, tandaan natin mabuti ito ha, ang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Pag sinabi pong ang anak ng tao, walang iba kundi ang poong Jesus Nazareno. Na kahit ano pang gawin mo sa Kanya, kung hihingi ka ng tawad, papatawarin tayo ng poong Nazareno.
Pero yung kasalanan laban sa Espiritu Santo, ang laitin mo, ang maliitin mo, ang Espiritu Santo, hindi yan mapapatawad. Kaya maghinay-hinay tayo sa atin po mga sinasabi laban sa Diyos. Nawa sa atin pong patuloy na pagdidebosyon sa poong Jesus Nazareno, sa patuloy nating pagdalo sa bawat misa, pinakamahalaga, pakinggan natin ang mga salita na ibinibigay sa atin. Dahil itong salitang ito ang magliligtas at magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Amen? Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang Panginoon ang ating seguridad. Ipahayag natin ang ating tiwala sa Kanya at manalangin tayo para sa lahat ng tao na kasama natin sa paglalakbay sa buhay na ito. Ang ating pong itutugon, Diyos ng mga anghel, Ikaw ang aming tanggulan. Diyos ng mga anghel, Ikaw ang aming tanggulan. Ang simbahan naway patuloy na ipahayag ang salita ng Diyos sa harap ng maraming pagbatikos at paglaban. Manalangin tayo. Diyos ng mga anghel, Ikaw ang aming tanggulan. Atin nawang matutuhang magtiwala sa banal na pagpapala ng Diyos, gaano man kabigat ang ating mga pansaming suliranin. Manalangin tayo. Diyos ng mga anghel, Ikaw ang aming tanggulan. Ang mga walang hanap buhay, naway makakita ng trabaho at kumita ng kanilang ikabubuhay ng marangal. Manalangin tayo. Diyos ng mga anghel, Ikaw ang aming tanggulan. Ang mga nabibigatan sa pagkakasakit, naway makatagpo ng kasiyahan sa pag-ibig at tiwala ng mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Diyos ng mga anghel, Ikaw ang aming tanggulan. Ang mga yumao, naway magtamo ng mahabaging hatol at walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Diyos ng mga anghel, Ikaw ang aming tanggulan. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang lahat ng mga kahilingan ng mga nanonood sa online, lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, mga agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang
kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Dumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob nito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, inaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyay natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawahan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Busbusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kabatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala
para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kaming iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumaiyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Dumuhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Walang makikitang tulad mo.
Available na po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon kami iyong pinapakinabang sa katawat dugong banal. Inilulog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.